Bilang elected chairman at itinalagang standard bearer ng Partido ng Demokratikong Reforma, sinabi ni presidential candidate Senator Panfilo Lacson na dapat ay bahagi siya ng mahalagang desisyon ng partido, tulad na lamang ng pag-endorso ng kanilang alyansa sa iba't ibang lugar. Kaya naman ang abisuhan ng presidente ng partido na si dating House Speaker Pantaleon Alvarez na may ibang presidential candidate na i-endorso ang kanilang alyansa sa Davao del Norte ay nagpasya na ang senador na magbitiw bilang chairman at miyembro ng partido. Considering that it is at the behest of these top tier officials that I was recruited as a party member and a standard bearer, and thereafter elected as its chairman, I believe it is only decent and proper, consistent with my time-honored and compromising principles to make this decision. At dahil nagbitiw na sa partido, isa na ngayong independent candidate si Lacson. Sa kabila ng pangyayaring nanindigan ito na hindi niya iaatras ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa darating na eleksyon, wala rin umano siyang sama ng loob sa kanyang mga dating kapartido. Sa isang press conference ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ay inanunsyo nito ang endorsement sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo. Aminin ko, nagkikritik din ako kay Vice President. Marami rin ako nasabi dito maganda at humihingi ako ng tawag naman. Para sa akin, personal, bakit nakapagpasya akong sumuporta kay Lenny Robredo? Ito yun. Ang unang laban na sinabihan ko noong dekada 80, nasa Ateneo Law School ako noon. At naalala ko pa rin, sumasama kami sa mga marcha-marcha doon sa kanye para tuldukan ang rehimeng diktadurang Marcos. Kaya para sa akin, gusto ko lang ituloy yung laban, yung unang laban na sinabihan ko, itutuloy ko sa pangalawang laban na ito, Marcos versus Lenny. Ayon kay Michael Henry Yusinko, Senior Research Fellow ng Ateneo School of Government, pangunahin pa rin ang interes ng political party ang dahilan kaya lumilipat ng sinusuportahan kandidato sa eleksyon ang isang partido. Maaaring hindi na ibibigay ng isang kandidato ang nararapat na suporta o trabaho sa kanyang partido o kaya naman ang mismong partido na ang may problema na walang kakayanan na maipanalo ang kanyang kandidato. Ito anya ang konsepto ng transactional politics o isang uri ng give and take politics. Sa kaso naman ni Senator Lacson, ayon kay Yusinko, may kakayanan naman ang Partido Reforma na makakuha ng boto lalo na sa Davao Region na kilalang baluarte ng mga Duterte. Pero tila anya nagkaproblema rin ang partido sa nagiging posisyon ni Lacson sa mga nagdaang presidential surveys, bagay na maaaring isang dahilan kaya nag-aalangan ang suporta nito sa kandidatura ng senador. Let's be frank here. He's really not performing well in the survey. So in the overall scheme of things, what happened to him might not matter at all. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ng aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.